It's now time for Brigada Love Stories, your true-to-life stories of love on Brigada Love Lines with John Ericsson. Hello and welcome to Brigada Love Stories, a special segment of Brigada Love Lines, where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now, here is our featured love story for today. Dear John, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng Brigada Love Lines. Ang ibabahagi ko sa inyo ay isang kwento ng pagpaparaya. Isang kwento kung paano nawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko para sa isang taong importante rin sa aking buhay. Ako si Mikoy at ito ang kwento ng aking buhay pag-ibig. Hindi naman sa pagmamayabang dyan, medyo may itsura din naman ako at marami ring babae ang nagkakagusto sa akin. Minsan nga ay babae pa mismo ang kumukuha ng aking number. Pero sa totoo lang dyan ay NGSB ako or no girlfriend since birth. Nakikipag-date din ako paminsan-minsan pero hindi pa talaga ako nagkaroon ng girlfriend. Mas nai-enjoy ko kasi ang pagiging single. Yung pakiramdam na walang bawal kahit na may mga babaeng lumalapit sa akin at walang nagagalit. Pero aaminin ko dyan, hindi ako masaya na palaging ganito. Meron kasi akong babae na nagugustuhan pero hindi ko naman magawang maging kami. Palangiti ako dyan. Kapag may babaeng tumitingin sa akin ay ngingitian ko lang. Pero may isang babae na kapag tumingin siya sa akin ay talagang ako'y natutulala. Her name is Grace. She is my classmate. At siya ang nag-iisang babae na gusto kong maging girlfriend. She is actually the reason why until now ay wala pa rin akong girlfriend. 17 years old na ako at hindi naman ako pinagbabawalan ng aking mga parents na magkaroon ng girlfriend. John, alam ko sa sarili ko na si Grace ang gusto kong maging first girlfriend. Kaya nga lamang ay gusto rin siya ng half-brother kong si Mark. At dahil ako ang mas nakakatanda ay kailangan kong magparaya. John, isang school lamang ang pinapasukan naming tatlo ni Mark at Grace. One day, nakasabay naming mag-lunch si Grace. Sabay kasi kaming laging kumakain ng kapatid kong si Mark. At sakto naman na sumabay sa akin noon si Grace. Magmula noon ay nagkagusto na kaagad ang kapatid kong si Mark sa kanya. Lihim ko itong ikinalungkot dyan dahil sa totoo lang ay gustong-gusto ko talaga si Grace. Siya ang muse sa aming klase at ako naman ang escort. Kaya madalas din akong tuksoin ng aking mga classmates at napapansin ko naman na kinikilig din siya. Maraming beses na rin niya akong nahuli na nakatingin sa kanya at ganoon din naman siya sa akin. Sobrang close kami ni Grace John at nararamdaman ko na pareho kaming may pagtingin sa isa't isa. John, it was Valentine's Day at nagkaroon kami ng Valentine's party sa aming school. Sa bahay pa lang bago kami umalis ni Mark ay kinausap na niya ako kaagad. Nakiusap siya na kung maaari ay huwag ko na raw isayaw o lapitan si Grace sa gabing yon. Masakit man sa kalooban ko dyan ay wala akong nagawa kundi ang pumayag. Ayoko naman kasi na nakikitang nasasaktan ang aking kapatid kaya pumayag na ako. Kaya kahit medyo masama ang loob ko ay gagawin ko para lamang sa kaligayahan ng aking kapatid. Pagdating namin doon ay nilapitan ako ng mga kaibigan kong babae.
Alam kasi nila na wala akong partner. Pero nung nakita ko kung gaano kaganda si Grace ng gabing yon, ay natulala ako. Bagay na bagay niya ang kanyang suot na red gown. Gustong gusto ko siyang lapitan at yayaing sumayaw. Pero nangako ako sa aking kapatid na hindi ko siya lalapitan o isasayaw. Kaya pinigilan ko na lamang ang aking sarili. Maya-maya pa ay nakita ko nang lumapit si Mark kay Grace at tila niyayaya niya itong sumayaw. Pumayag naman ito at nakipagsayaw siya dyan. Kahit masakit para sa akin ay okay lang ako dyan. Lalo na kapag nakikita ko kung gaano kasaya ang kapatid ko ng gabing yon. Nagpatuloy ang party namin that night. At nang bago matapos ang party ay inihayag na ang nanalong Mr. and Miss Valentine's of the Year. I was so surprised and happy dyan dahil ako ang nanalo bilang Mr. Valentine's. Pero mas lalo kong ikinagulat nang marinig ko na si Grace pala ang nanalo bilang Miss Valentine's. Kaya kaming dalawa ni Grace ang naging Mr. and Miss Valentine's of the Year. Sobrang kinilig ako ng mga oras na yon. At dahil tradisyon na ng aming school na kailangang magsayaw ng dalawang nanalo, nilapitan ko at sinayaw ko si Grace. If there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. Mixed emotions ang naramdaman ko ng mga oras na yon dyan. Masaya ako dahil magka-partner kami ni Grace. At nalulungkot naman ako dahil alam kong sasama ang loob sa akin ni Mark. Kaya't hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko noon. Hindi ko maisayaw ng maayos si Grace dahil naiilang ako dyan. Hanggang sa napahigpit na ang kapit niya sa akin at kinausap niya ako habang kami ay nagsasayaw. At doon niya rin biglang binulong sa akin na I love you. Hindi ko na napigilan ang aking sarili nang marinig ko yon dyan. Kahit alam kong magagalit ang aking kapatid ay nasabi ko pa rin kay Grace na mahal ko rin siya noon pa. Yun na yata ang pinakamatagal at maligayang sayaw ng aking buhay. Para kaming nasa fairy tale dyan. Pagkatapos ng aming party ay tumakas na lang kami ni Grace at inihatid ko siya hanggang sa kanilang bahay. Dyan, habang pauwi kami ay naitanong ni Grace sa akin kung bakit daw ba hindi ko siya nililigawan. Eh nagbibigay naman daw siya ng motibo sa akin. Inamin ko sa kanya na may gusto sa kanya ang aking kapatid. At baka magalit ito kaya hindi ko siya maligaw-ligawan. She told me naman daw na wala siyang gusto sa aking kapatid at ako raw ang mahal niya. She even told me na pwede naman daw naming itago ang lahat kung sakaling liligawan ko siya. Nang mga sandaling yon dyan, na-realize ko na gusto talaga ako ni Grace. Kaya naman, pumayag ako na ligawan siya nang walang nakakaalam, kundi kaming dalawa lamang. John, alam kong naiinggit at nagagalit sa akin si Mark. Dahil sa sinayaw ko si Grace at bigla na lamang kaming umalis. Mahirap naman talagang pigilan ang nararamdaman, lalo na at wala naman kaming ginagawang masama. Kinausap ako ni Mark
Sana daw ay walang ibig sabihin ang pag-uusap namin ni Grace. Nagsinungaling ako sa kanya dyan at sinabi ko na hindi ko na lang papansinin si Grace. Wala naman akong magawa kundi ang magsinungaling dahil gustong gusto ko talaga si Grace. Lumipas ang mga araw, napadalas ang pagtitext at pagtatawagan namin ni Grace. Nagkaroon pa kami ng call sign or tawagan para walang ibang makaalam at makahalata sa amin. Jill ang tawag ko sa kanya at Jack naman ang tawag niya sa akin. Dating gawe ang kilos namin kapag kaharap ang mga kaibigan namin. Hindi rin kami nagpapansinan kapag kaharap ang kapatid kong si Mark. Lumipas pa ang ilang buwan na puro ganoon ang nangyayari. Until one night, habang pauwi kami galing school, ay dumaan muna kami sa isang mall at kinausap ako ni Grace ng masinsinan. Tinanong ko sa kanya kung hindi ba siya nahihirapan sa ganoong setup namin na lagi na lang patago. Ang sabi niya ay ayos lang daw, basta't sasabihin din namin kay Mark ang tungkol dito pagdating ng araw. John, nang mga sandaling yon ay hinawakan na niya ang aking kamay at sinabi niya sa akin na every day I love you. I don't know but I believe that some things are meant to be and that you make a better me every day I love you. Never thought that dreams came true, but you've shown me that they do. You know that I am something new every day I love you. 'Cause I believe that destiny out of our control, and you never live until you love with all your heart and soul. Pagkatapos noon, John, ay hinawakan ko siya sa pisngi at hinalikan ko siya. Kakaibang kaligayahan ang naramdaman ko noon, John. Kahit maraming tao ang pwedeng makakita sa amin noon, ay hindi ko na inalala pa. Mula ng araw na yon ay naging magkasintahan kami ni Grace. Mahal na mahal ko si Grace. At kahit natatakot ako na baka malaman nito ni Mark, ay ipinagpatuloy pa rin namin ang aming relasyon. Pero paano ko naman magagawang pumili sa pagitan ng aking kapatid at ng aking pinakamamahal na si Grace? John, naging patago ang aming relasyon ni Grace. Nung una ay okay naman kami, pero paminsan-minsan ay nagtatampo rin ito. Ni hindi man lang daw kami makapag-date at makapagsimba man lang. Kilala kasi ako sa lugar namin, John. Kaya kapag nakita kaming magkasama ni Grace ay tiyak na malalaman kagad ito ni Mark. Kaya naman, pilit kong itinago ang pakikipagrelasyon ko kay Grace. Alam ko na nakakahalata na sa akin si Mark dahil madalas na niya akong makita na may ka-text at may kausap sa phone. Halatang halata kasi kapag kinikilig ako dyan. Madalas niya akong tanungin kung sino ang ka-text ko. Lagi ko na lang sinasabi sa kanya na ka-flirt ko lang yon at siya si Jill. John, nagigilty talaga ako every time na dinideny ko kay Mark ang tungkol sa amin ni Grace. Madalas ay nalulungkot din ako dahil hindi ko rin mapagbigyan ang hiling sa akin ni Grace na maging legal kami sa aming mga magulang. Dahil alam kong malalaman ni Mark ang tungkol sa aming dalawa.
Ilang beses na rin akong nagsinungaling kay Mark. Minsan ay naiisip ko na mas maganda pa kung nung una pa lamang ay inamin ko sa kanya ang tungkol sa amin ni Grace. Until one day in our school, lunch break namin noon at sama-sama kaming nag-lunch ng mga classmates ko. Nakasabay rin namin sa pagkain ang aking kapatid. Habang kumakain kami ay tinawag ko si Grace. Sinabi ko na, "Jill, gusto mo bang ibilik kita ng juice?" Bigla naman siyang sumagot ng oo dyan, kaya't nag-react ang lahat ng mga tao doon at gayon din si Mark. Walang-wala sa isipan namin na madudulas kami at mabubuking ng ganoon dyan. Kasunod noon ay ang kantsawan ng aking mga kaklase. Baka daw may relasyon kaming dalawa. Namula akong bigla ng time na yon dyan. Pero nginitian lamang sila ni Grace. Isang sagot na parabang ang ibig sabihin ay yes. Kabadong-kabado ako noon at nakita kong nakatulala sa akin si Mark na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Alam kasi niya na Jill ang tawag ko sa lagi kong katext at katawagan. Pagkatapos noon ay agad nang umalis si Mark sa canteen. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon dyan. Kumalat na nga sa buong campus noong araw ding yon na sa wakas ay nagkaroon na rin daw ako ng girlfriend. Hindi ko man lang magawang i-deny sa harapan ni Grace na wala nga kaming relasyon dyan. But deep inside me ay masaya ako dahil alam na rin ng lahat ang tungkol sa amin ni Grace dyan. Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you. And I wish on a star that somewhere you are thinking of me too. 'Cause I'm dreaming of you tonight till tomorrow. John, iniisip ko kung paano ko haharapin ang aking kapatid. Dahil nang umuwi ako ng bahay ay wala pa rin ito. Umabot na ng madaling araw ay hindi pa rin siya umuuwi. Bigla namang nag-text sa akin ang mga kabarkada niya at sinabi na naglalasing daw ito at ayaw umuwi. Agad ko siyang pinuntahan dyan. Nakita ko na lasing nga talaga ito. Paglapit ko sa kanya ay pilit niya akong pinapaalis at ayaw raw niya akong makita. Dahil isa daw akong sinungaling at hindi mapagkakatiwalaan. Ipinagtapat ko na lang sa kanya na noon pa man ay mahal ko na talaga si Grace. At hindi ko na lang magawang aminin ito sa kanya dahil alam kong magagalit siya. Sinabi niya na dapat noon pa lang daw ay sinabi ko na kaagad ito sa kanya para mas madali pa raw tanggapin. Ang higit na ikinagagalit daw niya ay kung bakit daw ako paulit-ulit na nagsisinungaling sa kanya. John, napakasakit para sa akin ang mga sinabi ni Mark. Pero alam ko na totoong lahat yon. Ilang araw din kaming hindi nagpapansinan at alam kong galit talaga siya sa akin. Patuloy pa rin ang relasyon namin ni Grace John. Pero napansin ni Grace na parang malungkot ako at may dinadalang problema. Tinanong niya ako kung bakit tila ba malalim ang aking iniisip. I told her na tungkol ito sa aking kapatid na si Mark. Sinabi ko sa kanya na hindi na kami nagpapansinan simula nang malaman niya ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Honestly, John, hindi ko alam ang gagawin ko. Naawa na kasi ako sa aking kapatid.
Mahal ko si Grace John, pero hindi ko kayang makita si Mark na ganoon ang kalagayan. Nang mga oras ding yon ay naisipan ko na bitawan na lang si Grace dahil ayoko na magkaroon ng ganitong problema. Lahat ay gagawin ko John, magkabati lamang kami ng pinakamamahal kong kapatid. Until one day, gumawa na ako ng paraan para magkahiwalay kami ni Grace. Naglasing muna ako noon at pagkatapos ay nagpunta ako sa bahay nila Grace. Tinanong niya kung nakainom daw ba ako. Ang sabi ko naman ay oo, dahil nagkagulo kami ng aking kapatid ng dahil sa kanya. Sinabi ko na lang sa kanya na katawan lang naman ang habol ko sa kanya, pero hindi pa niya maibigay-bigay. Kung tutuusin ay madami ring babae ang nakapalibot sa akin at marami na rin sa kanila ang natikman ko. Sinabi ko rin na hindi ko alam kung mahal ko talaga siya. Iyon mismo ang mga katagang sinabi ko sa kanya, John. Pagkasabi kong yon ay sinampal ako ni Grace. And she said na hindi niya daw alam kung ginagawa ko lang daw ba ito para sa aking kapatid o baka naman talagang katawan lamang niya ang habol ko sa kanya. Hinalikan ko pa siya ng sapilitan, John, at itinulak niya ako palayo sa kanya. Sa maniwala ka at sa hindi ay ginawa ko yon, John, dahil yun lamang ang naisip kong paraan para magkaayos kami ng aking kapatid. Isinakripisyo ko ang aking pansariling kaligayahan para lamang sa kanya. Pag-uwi ko sa amin ay sinalubong ako ni Mark John at parang gusto niya akong kausapin. Ang kaso nga lang ay lasing ako that time, kaya ako muna ang nagsalita sa kanya. Sinabi ko sa kanya na type ko lang naman si Grace at katawan lamang niya ang habol ko sa kanya. Pagkatapos kong sabihin sa kanya yon ay dumiretso na ako sa kwarto. Hindi ko na alam kung ano ang naging reaksyon ni Mark sa mga sinabi kong yon. John, kinabukasan ay nagplano kami ng aking mga classmates. Kinausap ko ang isa sa mga kaibigan kong babae para gamitin siya sa aking plano. Pumayag naman siya, John. Pagkatapos ay pinagsabi ko na sawa na ako kay Grace. At kahit labag sa kalooban ko ay nagpakita ako kay Grace na may kaakbay na ibang babae. Alam ko na lalapitan at kakausapin ako ni Grace ng time na yon. Pero hindi na niya tinuloy, lalo pa nang hinalikan ko sa harapan niya ang babaeng kasama ko. Umiyak siya at tumakbo palayo sa akin. John, alam ng mga kaklase ko na ginagawa ko lang yon para layuan ako ni Grace. At napaniwala naman namin siya. Masakit para sa akin na makitang umiiyak
ang babaeng pinakamamahal ko, lalo pa at ako ang dahilan ng kanyang pagluha. Nang mga panahong yon ay sinamantala na ni Mark ang pagkakataon. Tila gumaan naman ang kanyang kalooban. Mahal naman talaga siya ni Mark. Kaya't hindi rin nagtagal ay naging sila na ni Grace. Kahit napakasakit para sa akin ay tinanggap ko na lamang sa puso ko ang lahat. Diyan, hindi nagtagal ay naging maayos na ang lahat at nagkabati na rin kami ng aking kapatid. Habang tumatagal kasi ay nakikita ko naman sa kanya na inaalagaan niya si Grace. Mahal na mahal niya si Grace John. At sa kabila ng mga nangyari, ay nakuha rin akong patawarin ni Grace. John, hindi man kami nagkatuluyan ni Grace ay nanatili naman kaming magkaibigan. Legal na ang kanilang relasyon ng aking kapatid. Bagay na ipinagkait ko noon kay Grace. Hanggang sa mga oras na ito ay single pa rin ako dyan. Malapit na rin akong gumraduate sa college. May bago na rin akong napupusuan at sana this time ay makatuluyan ko na siya. Kaya wish me luck dyan. At sana ay ito na nga at siya na ang babaeng mamahalin ko ng buong laya at magmamahal din sa akin. Hanggang dito na lamang ang aking liham dyan. Thank you for reading my story. Sana ay naibigan mo ang aking kwento. Maraming salamat at mabuhay ang Brigada Love Lines. God bless. Sincerely yours, Mikoy ng Antipolo, Rizal. I'm gonna live my life like every day's the last, without a simple goodbye. It all goes by so fast, and now that you're gone, I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear. Open my eyes and see for the first time. I let go of you like a child letting go of his kite. In vain and see you standing there, and when all that remains is an empty chair. And now that you're gone, oh, I can't cry hard enough.
now that you're gone. I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear.